I'm using 6% and 12%. Hindi ko ginawang lump sum rough para yung talagang kaya ng tao, 1,000 pesos a month, 500 pesos every payday. Every end of the year, ini-invest mo yung 12,000, yung naipo mong 1,000 pesos a month. Hindi mo ini-invest 1,000 pesos a month, ha? Iniipon mo 1,000 pesos a month, saving, investing it 12,000 pesos a year. So, once a year ka lang nag-i-invest, pero every month, every payday, nagtatabi ka. At 6%, at marami yan, pwede yan, 6% a year, on the 10th year na nakalabas ka na ng 120,000, yung pera mo, 168,000 na. On the 15th year, saka ka 1,000 pesos a month, 296,000 ka na. Nung ika-20th year na 240,000 na ang lumalabas sa bulsa mo, 468,000 na. Halos magdoble na. Halos magdoble na yung 240,000 mo in 20 years. On the 25th year, almost 700,000 na. On the 30th year, may 1 million ka na. Yun yung isang slide natin kanina. 1 million. Now, but paano if you are not just working hard, you're working smart, smarter, nalagay mo yung 1,000 pesos a month or 12,000 pesos a year mo sa 12% a year growth. Mutual funds or sa meron kang regular na binibili na o participation sa stock market. Meron yan. Lumago 12% a year over 30 years. Compounded, ha? Hindi simple rate interest. Compounded rate of interest. Yung 168 mo, same amount, dahil alam mo lang kung saan mas maganda ilagay at 12% a year, instead of 168, 236,000. 120,000 pa lang ang nilalabas mo dyan, halos dumoble na yung pera mo. At yung 120,000, hindi naman isang baksakan. On the 15th year, kalahating million na. 20 years, halos isang million na, 968,000. At 12% a year, hindi lang doble yung 1.5, ha? Ito yung exponential graph and sa mga nanonood sa atin. Hindi siya exponential na dinoble lang yung compounding rate, dodoble yung 1.05, hindi. 3.2, exponential growth. Okay? Now, bakit ko ginamit 30 years? Kasi sa aking estimate, ang karaniwang Pilipinong manggagawa, kung employed, or miskin na magne-negosyo, mga 3 decades seryoso or stable or constant na nagtatrabaho yan, naghahanap buhay yan. Whether mag-establish siya ng ma-establish siya at age 30 hanggang mag-retire siya ng 60. Diba? Or at 20 or 25 mag-retire at 55. 30 years ang kadalasan work tenure. Pero hindi rin imposible, marami din, your lola, my mother, Raf, 40 years nagtrabaho. Umpisa ng 20s, mag-retire at 60s. Miskin na nag-graduate ng 21, 22, mag-retire ng 65. So mga 40, 41, 42, 43 years nagtrabaho. Time is a big kicker when we're talking about compounding. Look, just add 10 more years. Ha? 10 more years. By the way, sa 30 years, 1,000 pesos a month, ang lumalabas na pera pa lang sa'yo, 360,000. Kung lumalago ng 6%, that's 1 million. Kung 12%, yung 360,000 mo, 3.2 million. So that's the power of compounding. Now, where or how does time give a strong play as far as compounding is concerned? Just extend it 10 more years. It's 1.97 million at 6% a year and about 10 million at 12% a year. So, if you are at your 20s, ilan taon ka na, Raf? 26. 26. Pagdating mo ng age 66, dahil dyan sa 1,000 pesos a month mo,
1,000 pesos a month, and you are really dead set on not touching it for the next 40 years, and you have average 12% a year. At age 66, 10.3 million, and if you took good care of your body, of your health, just like your Lola, who is 90 years old now, 10.3 million is a good, hefty amount. Kasi sinasabihin ng iba, pende yung inflation, taas ng presyo ng bilihin, baka yung purchasing power ng 10.3 million, maliit na lang, but just the same. The 10.3 million, the 10.3 million came from 1,000 pesos a month or 480,000. Yung auto mo ngayon, na 480,000 rap, if that was not placed or used to buy that car, is 10.3 million when you're 66. Diba? Kaya, ikaw, maintindihan kita if you are not just trying to be a Grinch or Killjoy na hindi namimili, because ang tingin mo dun sa auto na binili mo o bibilin mo, 480,000, eh 10.3 million kasi. Diba? That, ladies and gentlemen, is the power of compounding. Time plays a big role para ma-appreciate natin ang exponential effect ng compounding. Hindi pwede mag-compound and exponential in one year. Jackpot ang tawag po doon. Jackpot. May nangyayaring ganun. May nangyayaring ganun. Nag-umpisa Bitcoin 7,000. Eh paano kung nag-close ng 20,000 ulit? Halos times 3. So, yung unang taya mo na 100,000 times 3, 300,000. Pwede mangyari. Nangyari na yan eh. Okay? Pero jackpot yun. Hindi yun the effect of compounding. Now, some may ask, I am not checking the our Facebook, no? Or our wala pa namang questions. Pero for our viewers, ha? Mind you, 1,000 pesos a month lang yan. What more pa kaya? Yung 360,000 rap, sorry, allow me to reiterate. That's on a 30-year period. 360,000, kapag 6% compounded, 1 million yung 360,000 mo. Kapag 12% ang naging average mo, 3.2 million. Extend mo pa 10 years, hindi ka nag-withdraw, hindi ka nag-nenaino, hindi ka pumitipid. 1.97, 480,000 ang nilabas mo, 1.97 million ang end result, or 480,000 dahil 12%, 10.3 million. Kung tinatanong or nasa isip mo, sorry, unahan ko na, meron bang pwede akong paglagyan na nagko-compound? Kasi parang yung sa savings deposit ko, parang hindi naman ganyan kalaki. Well, one, sa savings deposit, I just confirmed a few hours ago, kapag hindi mo wini-withdraw, wala kang withdrawal na ginawa for 30 years or for a certain long period, automatic compounded siya. Kung ano yung starting balance mo for the second year, kung ano yung ending balance mo nung first year. Ang starting balance mo nung third year, yung ending balance mo nung second year. So, nako-compound. Ang problema lang sa savings deposit, time deposit, hindi 6%. So, yung may mga 6%, kadalasan, hindi siya automatic compounding. Binibigay nila, pinipay out nila. Kinari, ang retail treasury bank, pinipay out nila. Kaya it is upon us, tayong investor, na maghanap ng ibang investment para ma-invest natin ulit yung kita, thus compounding takes effect. Kakaunti yung automatic compounded. Mutual funds is automatically compounded because the following year, kung ano man ang percentage growth, will be applied at the value of the ending value of the previous year. Diba? Ibig sabihin, kasama na yung kita o paglago, nung natapos yung isang taon, doon ulit i-apply kasama na yung kita. So, if ang tanong, saan pwedeng meron mga automatic compounding? Yung savings and time deposit nyo po, pero hindi ganyan kalaking porsyento. Saan meron porsyentong ganyan? Corporate bonds, pero hindi automatic compounding. Pag binigay sa'yo ang interest,
hanap ka ulit ng paglalagyan mo noong interest o noong kinita. Because compounding, as defined, is reinvesting the earnings kasama ng original principal. Okay? In closing, when to use and not to use compounding. Meron ding pagkakataon na sana hindi compounding ang nangyayari. Credit cards. Unfortunately, those who have credit cards, hindi po siya compounded every year. Compounded po siya every month. Kaya kapag nagbabayad tayo ng utang, hindi masama ang utang ha, pag nagbabayad kung tayo ay may utang, hanggat maaari, sana walang compounding effect. Okay? Yung iba, sinasabi nila, hindi compounded yun sa amin. Basta bayaran mo yung utang mo. Kasama yung unang interest. Kasi kapag hindi mo binayaran, like sa credit card, ang kailangan mong bayaran, ang credit limit mo, 50,000. Ang kailangan, ang nagastos at kinaskas mo, 10,000. Mag-charge sila ng interest, magiging 10,300. Hindi mo binayaran yung 10,300. Nagbayad ka lang ng minimum amount due, which is 5% ng 10,300. Kung ano yung balance, kukompound na ngayon nila the second month. Kaya nagdodoble, triple ang utang mo sa credit card kapag hindi ka nagbabayad. In a period of 3 years, yung unang gamit mo ng 10,000, miski na hindi ka na gumamit ulit, pero minimum ang binabayad mo, compounding takes effect. In 3 years, 30,000 ang binayad mo. Nag times 3. Because compounding, when paying debt, often is applied. Maximize compounding kapag investing. Kaya nga sabi ni Albert Einstein, either you pay because of compounding or you earn because of compounding. Alamin, compounding is not perpetually or universally para sa lahat. Eh okay, sa bangko na nagpapautang, okay ang compounding, paying debt. So, investing, wala ngayon, lagi mong hahanapin o tatanungin, nagko-compound ba yung pera mo dyan o hindi? Okay? So, that's it. Para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.